Tawagin po tayong lahat at basahin po natin ang salita po ng Panginoon. Kung may banal na kasulatan po kayo mga kapatid, magkipagbukas po kayo sa libro po ng Marcos. Mark, chapter 12, verse 30 to 31. Babasahin ko po sa ating translation mga kapatid, dito po sa English. Sabi po niya, "And you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this." Sa umagang ito mga kapatid, I want to speak to you in this topic na sabi po niya mga kapatid, how to show your love. Paano mo ipakita ang iyong pag-ibig? Kaninang umaga mga kapatid, as I opened my telephone mga kapatid, nabasa ko po sa aking wall mga kapatid, ang sinabi po ni Dr. Worsley mga kapatid, Warren Worsley, na sabi po niya, "Truth without love is brutality. And love without truth is hypocrisy." I believe with all my heart that God designed us, mga kapatid, to love Him and to others as what our takes it says, mga kapatid. So makikita po natin na the Lord designed us, dinisenyo po tayo, mga kapatid. God created us to love Him and to love others. Makikita po natin, mga kapatid, na ang simbolo po ng cross ay horizontal at vertical. Na ibig sabihin na mahalin po natin, sabi po ng ating binasa, love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your mind, sabi po niya. At the vertical, mga kapatid, love others also as you love your soul. So makikita po natin dito, mga kapatid, na the Lord designed us to love Him and to love others, mga kapatid. This month of February or this week, mga kapatid, I will celebrate the World Hearts Day. Ano man sabi po niya sa iba, Valentine's Day, mga kapatid. At makikita po natin sa buwan po ng February, sa linggo ito, mga kapatid, mayroon pong iisa kung minsan na napapakinggan po natin yung salitang love. Di ba? Pag-ibig, mga kapatid. There are three things that we can ponder today, mga kapatid, as we celebrate the Hearts Day, mga kapatid. Marahil ba sa inyo ay you celebrate na, mga kapatid? But there are three things that we can find today, mga kapatid. Number one na makikita po natin, mga kapatid, is the best use of love, life is love. Nasabi po niya ang pinakamainam na paggamit ng buhay o gamit ng buhay ay pagmamahal. In our text, maliwanag, mga kapatid, na sabi niya, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and with all your soul. And the second, ang pangalawang utos po, mga kapatid ng Panginoon, ay sabi niya, ang pangalawang ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, mga kapatid, at walang ibang utos na higit sa mga ito. There is nothing better, mga kapatid, we can do, mga kapatid, than these two things na binanggit. Love the Lord your God and love others. So titignan po natin, mga kapatid, sabi ko kanina yung halimbawa ng cross na horizontal at vertical, mga kapatid. So maliwanag yun, mga kapatid, na mahalin natin ang Diyos. Wala po, mga kapatid, hihigit pa kundi yung pagmamahalin natin ang Diyos, mga kapatid, at ang ating kapwa. Dahil ang sabi po ng unang Juan, kapitulo 4, versikulo 8, sabi po niya, "He who does not love, does not know God, for God is love." Ang hindi po umiibig, sabi po niya, ay hindi nakakakilala sa Diyos dahil ang Diyos, sabi po niya, ay pag-ibig. Makikita po natin dito because God is love, mga kapatid. The most important lesson, mga kapatid, He wants
Na makikita po natin ng Diyos ay nakita niya po mga kapatid ang isang ang lalaki, ang tao mga kapatid. Sabi po ng Diyos mga kapatid, hindi po mabuti. Hindi po maganda na ang isang tao ay nag-iisa. Kaya gagawa ako ng kanyang makakasama mga kapatid. So makikita po natin napakahalaga po mga kapatid that we need to love God and others. Yun po ang layunin ng Diyos mga kapatid. That's why He created Eva mga kapatid. Para may makakasama po mga kapatid si Adan. So makikita po natin mga kapatid that God did not create us mga kapatid to make money. God did not create us to have fun. According to Solomon in chapter Ecclesiastes chapter 2 mga kapatid. Sabi po ni Solomon, this is vanity, sabi po niya. Alam naman natin ang buhay ni Solomon, mga kapatid. God did not create us, mga kapatid, to be successful in business and get a position of power, mga kapatid. But God created us to love Him and love others. Ang pag-ibig ay hindi po, mga kapatid, yung nararamdaman lang. Ang pag-ibig po, mga kapatid, is an action, mga kapatid, na dapat natin gawin, mga kapatid. Hindi po natin masasabi, mga kapatid, na sasabihin natin, I love you, na wala naman tayong ginagawa, mga kapatid. There should be action, mga kapatid. Kaya ang sabi po ng banal na kasulatan, pagmahalan kayo, hindi lang sa salita, kundi sabi po niya, sa inyong mga gawa, mga kapatid. And the question is, mga kapatid, how can we show love? Best. Pupunta po tayo mga kapatid sa pangalawa. How can you show love best? Number two mga kapatid, that the best expression of love is time. Ang pinakamahusay na pagpapahayag ng pag-ibig ay oras o paglalaan ng oras. Apostle Paul tells us, mga kapatid, in the book of 1 Thessalonians, chapter 2, verse 8, sabi po niya, we love you so much that we were delighted to share with you not only the gospel of God, but ourselves as well, because you had there to us. Sabi po niya sa Tagalog, gayon din kami palibhasa ay may maginim na pag-ibig sa inyo ay kinalulugdan namin kayo ibahaginan hindi lamang ng Ebanghelyo ng Diyos, kundi naman ng aming sariling mga kaluluwa sapagkat kayo naging mahal sa amin. So makikita po natin dito mga kapatid, napakaliwanag na sabi po niya, if we love others mga kapatid, if we love God and others, we need the best way mga kapatid to express that love is to give our time for them mga kapatid. And people try, mga kapatid, to show love in many different ways. Marami pong paparaanan, mga kapatid, ang mga tao para ipakita po, mga kapatid, ang kanilang pag-ibig. This February 14, mga kapatid, I believe, mga kapatid, that someone, mga kapatid, or this Heart's Day, mga kapatid, ay someone, some men, mga kapatid, give flowers to their wife, to their girlfriend, mga kapatid. Some men, mga kapatid, buy expensive gifts to give to their loved ones, sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga girlfriend, mga kapatid. At ako po, mga kapatid, well, it's good, mga kapatid. Mabuti po yan, mga kapatid. But the best expression to show love to your wife and to your children is giving your time. And I saw a couple, mga kapatid, sa aking Facebook, mga kapatid, na instead the little baby hinder, mga kapatid, to get their time, mga kapatid, to date or to go somewhere and eat together, mga kapatid.
bawat isa mga kapatid. At yung iba sa inyo marahil, you have a date mga kapatid. This coming February, this past February 14. Sino po mga kapatid, huwag niya kayo magtaas ng kasama kong hindi po. So makikita pa natin dito mga kapatid. Kailan pa bibigyan natin ng pagkakataon oras ng bawat isa mga kapatid. That's why I'm so blessed when some
ang ating mga anak, mga kapatid, habang tayo may panahon pa, mga kapatid. So makikita po natin dito, mga kapatid, matitignan po natin dito, mga kapatid, how should we give our time to our wife, husband, and to our children? By giving our time to each other in communication. Alam niyo po, mga kapatid, communication is the one of the foundation of a healthy home. A healthy marriage, mga kapatid. Na ikapin, sabi mo niya, in America, mga kapatid, sa isang araw, we will give 4 minutes sa mag-asawa, mga kapatid, to communicate, mga kapatid. Makikita po na mahalaga, mga kapatid, communication, mga kapatid, is one of the foundation of a good relationship, of a good marriage, of a good home, mga kapatid. Mahirap po, mga kapatid, isa tayo nasa hubungan na wala tayong usapan, hindi tayo nag-uusap. Napakalaga po, mga kapatid, communication, mga kapatid. Ang ating asawang babae, mga kapatid, they are waiting, mga kapatid. The word, I love you, honey, in the morning. Good morning, mama o mami o ano pa man, mga kapatid. Hinihintay po nila yun, mga kapatid. Hinihintay po nila, mga kapatid, na pagkalit po sila sa trabaho, hinihintay po nila, kumusta yung trabaho mo, ma, asawa ko. How's your day? Yun po yung hinihintay po ng mga asawa, mga kapatid. Communication, mga kapatid. Mahirap po, mga kapatid, na nagtatagal tayo sa communication kung may hindi po pagkakaintindihan. Kung tayo po nagsasagutan, mahirap yun. Nakaharap po ang ating mga anak kung minsan. And it happened, mga kapatid, to me, mga kapatid, also, mga kapatid, na every time the message, mga kapatid, I speak last Sunday about the power of tongue, mga kapatid, I experience, mga kapatid, and I speak my word, mga kapatid, hanggang narinig po yung sakapit sa baba ko namin. Ganyan po, mga kapatid, na talagang hindi ko na control ang aking bunga, mga kapatid. And all of us happen, mga kapatid, sa bawat isa sa inyo, mga kapatid, sa atin. So makikita po natin communication, mga kapatid, sa ating mga anak, mga kapatid, mahalaga pa rin yung anak, mag-ingat ka. Pagbutihin mo yung pag-aaral. Yun po yung in my, sa aking pag-aaral, mga kapatid, nung kabataan ko, wala po ako narinig na gano'n sa aking magulang. Kaya, alam nyo na, kung gano'n po ang magulang ko natin, sigurado, graduate. Hindi po nila alam kung nag-graduate ka sila o hindi, mga kapatid. So mahalaga yung communication, mga kapatid. If we want to build a good relationship, mga kapatid, communication ay napakahalaga, mga kapatid, sa atin po, mga kapatid. So makikita po natin dito, mga kapatid, in the book of Hebrews chapter 3 verse 13, sabi mo niya, encourage one another daily. Magpakalakasan kayo sa araw-araw, sabi ko nyo na nga, binasa, mga kapatid, sabi ko ng every, mga kapatid. Nasabi ko nga, mga kapatid, kanina, mga kapatid, malaking impact, mga kapatid, yung sinasabi ko natin na salita sa ating mga asawa, pangungumusta, mga kapatid. Meaning, mahalaga yung communication to those who are far away, mga kapatid, to your husband, to your wife, to your children, mga kapatid. Gagawin po niyo, mga kapatid, kung maaari, mga kapatid, daily communication, mga kapatid, kung kumusta na po sila, mga kapatid. Diba? Hinihintay po nila yun. Yung communication po natin, mga kapatid. At hindi lamang yun, sabi mo niya, by giving your time to each other in service. Sa pagbibigay po natin ng bawat panahon, mga kapatid, to serve, mga kapatid, one another. Makikita po natin dito, mga kapatid, marahil ba sa inyo ay nanonood ng istasyon ni Rabbi Tungko? Na napanood niyo, mga kapatid, yung true story, mga kapatid, ng isang security guard na nasunog ang kanyang katawan. At makikita po natin yung kanyang girlfriend, mga kapatid, ay pinagsipihan niya, mga kapatid, hanggang sila ikasal. At I'm so blessed, mga kapatid, na hindi lamang sila ikinasal, mga kapatid, kundi sila ay pinagpala, mga kapatid, materially and financially, mga kapatid. So makikita po natin doon, mga kapatid, sabi niya, by giving your time to each other in service, maglingkuran po tayo, mga kapatid, magsindihan po tayo sa bawat
in getting closer to God. Nabigyan natin din ng panahon sa bawat isa, mga kapatid, para tayo maging malapit sa Panginoon. Going to church together, mga kapatid, ay napakalaking bagay po, mga kapatid. Yung pagpunta po natin sa iglesia, may pag-asawa, pamilya, malaking bagay yun. At pagbabasa ng salita ng Panginoon, pagpupuri ng mag-asawa, mga kapatid, malaking bagay yun, mga kapatid, kung bibigyan po natin ng bagay na yun, mga kapatid, mapapalagi po tayo sa Panginoon at hindi lang sa Panginoon, kundi sa bawat isa, mga kapatid. At hindi lamang yun, mga kapatid, at give your time to each other in the fun. Stop, sabi po niya. Kaya sabi ko kanina, mga kapatid, mended your life. Dapat ibigyan, ipagdating kayo, mga kapatid. Once a month ng iyong mga minamahal, mga kapatid. Sino po sa inyo ang nag-ipagdate, mga kapatid? Idinate ng kanilang asawa, mga kapatid, this Valentine. Nakasama ko pala siya. Maling ba, mga kapatid? Meron ako nakita, mga kapatid. I will not mention their name, mga kapatid. So, makikita po natin doon, mga kapatid. Now, we need to give your time to each other in fun. There is time for everything, mga kapatid. Na kung sama-sama kayo na pumunta, mga kapatid, sa recreation, o may gagawin kayo, mga kapatid, na matuwa yung pamilya niyo, mga kapatid, ay napakahalaga, mga kapatid, na pagbibigay panahon sa ating pong mga pamilya. Na nakakalungkot, mga kapatid, yung ating mga anak, yung ating mga asawa, kung mas masaya sila kung iba ang kasama. Do you experience that, mga kapatid? Dumating din sa aking buhay na ganun. At sinabihan po ako ni Pastor, kung mas masaya ka na sa ibang taong kasama mo, mga kapatid, sa pamilya mo, something wrong. Kaya sabi ko, nga. Na kung tumawag yung kaibigan ko, mas mabilis pa ako sa lasing ko. Pero kung tumawag si asawa, dami ka na. Something wrong, mga kapatid. Dapat excited po tayo. The Lord give us a beautiful family. Beautiful husband, beautiful wife, mga kapatid. Binigyan po tayo ng magandang pamilya to show our life, our love, mga kapatid, sa kanila, mga kapatid. At the Lord give us seven days a week, mga kapatid, and 30 days a month, mga kapatid, 24 hours a day, mga kapatid, dapat bigyan din natin ng panahon ang ating Panginoon at ang ating mga pamilya, mga kapatid. Huwag natin kunin lahat ng oras. Life, mga kapatid. So tayo po, I believe with all my heart, mga kapatid, na tayo po ay narito dahil nagbigay po tayo ng panahon para umihan at sambahin at mahal natin ang Panginoon. At ang pangatlo na makikita po natin, mga kapatid, at panghuli, mga kapatid, sabi mo niya, the best time to love is now, not tomorrow, not 2-3 hours, mga kapatid. Ang pinakamalinang, sabi niya, na oras na magmahal o ipakita ang pag-ibig ay ngayon. Kaya sabi ko ni Santiago, mga kapatid, in the book of Santiago, James chapter 1, verse 22, but be a doers of the word, not a hearers only. Don't wait, mga kapatid, until the things are hurting and without daddy and mommy, mga kapatid. Don't wait, mga kapatid, until the resentment has already built up too high. Don't wait until your children move out, mga kapatid. Kapag lumayas na ang ating mga anak, huwag na natin hintayin para Christ, para ipakita ang ating pagmamahal. Huwag na natin hintayin yun. Sabi po ng ating binasa, malalim na natin ngayon habang may panahon, mga kapatid. Huwag na natin hintayin, mga kapatid, na ipakita yung pag-ibig po natin kung hindi na natin sila makakausap. Kaya sa atin po, mga kapatid na Pilipino, sa totoo lang po kayo pupunta sa lamayan, mga kapatid. Umiiyak po sila, mga kapatid. At sinasabi, mahal na mahal kita. Ilit na. Nung buhay na, hindi mo sinasabi, di ba? Dapat habang buhay, mga kapatid, ang ating pamilya, ang ating mga anak, mga kapatid, ipakita po natin ang ating pag-ibig, mga kapatid. Kaya sabi po nila, mga kapatid, hindi daw maganda ata yung umiiyakan pagpatay.
umiiyakan daw yung kakasal dahil hindi na alam daw ang kinilalang kinakupasan. So makikita po natin dito mga kapatid, na habang may pagkakataon at oras mga kapatid, love, let us love our family mga kapatid. Let us show mga kapatid our love, our cares mga kapatid sa kanila mga kapatid. At pagkikita po natin, bibigyan ko po ng mayroon pong specific dito mga kapatid, action step that can take mga kapatid this way, this day, this month mga kapatid. We need, sabi ko kanina, we need to have a schedule mga kapatid. Do you have a schedule mga kapatid? Weekly, monthly mga kapatid, to your wife, to your children mga kapatid, bonding together, talking together mga kapatid, fellowship together mga kapatid. Mayroon ba tayo mga kapatid? Mayroon ba tayo mga kapatid? Family bonding? Napumunta lang kayo kakain ng ice cream mga kapatid? Kakain ng kebab mga kapatid? Hindi naman pinag-usapan mga kapatid yung kalagay yung pinakain. Ang pinag-usapan yung mga kapatid, yung panahon nyo sa bawat isa mga kapatid. Kasi kung mayroon po tayong closeness sa ating pamilya mga kapatid, sasabihin po nila kung anong nilalaman ng kanilang puso. Kaya mahalaga mga kapatid, we need to love them na mga kapatid. Huwag nang sayangin ang oras. Hindi po natin hawak ang panahon. Hindi po natin hawak ang oras mga kapatid. Dapat magkaroon po tayo ng habit mga kapatid na magkaroon po tayo ng bonding together mga kapatid. Di ba mga kapatid, ang isang pamilyang masaya mga kapatid? Sabi niya, a pray, a family that prays together ay masayang pamilya mga kapatid. Ang isang pamilya mga kapatid na lagi pong sama-sama mga kapatid ay napakasaya pong pamilya mga kapatid. Now is the time to love mga kapatid, not tomorrow. Dahil marahil it's too late for tomorrow or for next week mga kapatid. Kung may panahon po tayo mga kapatid to show love to others mga kapatid, to our wife, to our family mga kapatid, ipakita na natin mga kapatid ang pag-ibig na yan. Kumusta po tayo mga kapatid? Na ipapakita ba natin ang ating pag-ibig mga kapatid sa Diyos at sa ating kapwa o sa ating pamilya mga kapatid? Nakikita ba yung care po natin na kung wala po yung kapatiran, kumusta ka sister, kumusta ka brother? Nandun ba mga kapatid, papakita ba na sa mga ganung paraan mga kapatid, na ipapakita po yung pagmamahal? Dahil nandun po yung pag-care po natin mga kapatid. Masasabi ba natin mga kapatid sa kapatiran po natin na kung walang sasakyan mga kapatid, brad, sis, susundin kita sa linggo pagpunta natin sa church. Diba? Masasabi ba natin mga kapatid na ganun mga kapatid para may pakita po yung pagmamahal po natin sa kanila mga kapatid? Showing love to our children and family involves also sometimes involve correction mga kapatid. Amen? Sa ating pong magulang mga kapatid, kung hindi po natin tinukurik ang ating mga anak, hindi natin tunay na mahal. Dahil love, mga kapatid, involved correction. Kaya nga kung isa nung bata sila pinapalo natin, di ba? Dahil gusto natin maituwid sila, mga kapatid. At kung minsan natin ito about correction, masakit yung mga palo natin kung minsan sa ating mga anak. But paglagi po nila, realize mga kapatid, na mahal na pala sila ng kanilang mga magulang. So sabi po niya, let us show love, mga kapatid. Not only in words, that I love you in the name of the Lord, but we will show love, mga kapatid, in our action. Dapat makita po nila, mga kapatid, yung pag-care po natin sa bawat isa. Sabi ko na ating binasa kanina sa ating text, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and with all your soul. Kung gusto niyo, mga kapatid, ipag-ibig natin sa Panginoon, mahalin po natin ang kapwa natin kahit hindi sila karapat-dapat na mahalin. Tumayo.